Ah, basahin niyo po kung ano yung feeling niya habang tinatype yan. Ito na. Sabi niya, pinaka-parate sa SB19 yung Josh. Josh, lalo makausap kita. Pero baguhin mo attitude mo, ha? Ano ko, ano ko? Yari na rin yan. Ano makausap? Parang personalan yun, ha? Personalan. Siguro. May sama ng galit. Parang galit na galit sa akin to, ha? Baka ano, baka na-overwhelm siya sa charisma. Hindi, okay lang naman po yun. Iba-iba naman tayo. Baka, syempre, iba-iba tayo ng perception. Baka nga naman, para sa mata niya, pinakapangit talaga ako. Okay lang din yun. So yung walang, the more you hate, the more you love. Bye! Magkento yung baguhin yung attitude ko, hindi ko masasabi. Siguro, depende. Pwede naman ako mag-adjust para sa kanya. Tropa mo? Tropa mo? Diba? Kung makilala niya ako, baka magbago yung isip niya. Ito. Kung talagang proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Ayun! Kung sisikat talaga sila, kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, walang silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talaga? Ate, sure ka na ba dito? Baka mamaya pag nagbahag kami, ma-full ka. Pwede po, future, sa susunod na content namin, abangan nyo po yan. Ito na tawa po, parang mga boy sa palengke. Yung naka-orange, mukhang nagtitinda ng dinapa. Yung naka-orange? Saan mo ba itong video? Feeling ko ako yun eh. Hindi, yung ano yung sa ano natin, yung kapuso mo, Jessica Soho, naka-orange ka doon. Ah, oo. Siguro ginagamit para pang inis lang. Pero nagagana yung ibang tao na tatamaan nila ibang tao. Saan nanggagaling, saan nila napupulit yung mga sinasabi nila? I mean, kami po, kumbaga, wala naman po kami ginagawang masama. Kumbaga, ginagawa lang po namin yung gusto namin. Kung saan paraan po kami nag-enjoy at kung saan po kami nag-excel sa tingin po namin. Pero bakit po kailangan may mga ganong salita? Yun yung hindi ko maintindihan. Pwede naman sabihin na pangit talaga kami, pero huwag lang sabihin yung ibang tao na nagtitimba ng tinapa. Grabe naman yun. Ayan, pwede yan. Pangit mo, Pablo! Pangit mo, bagawin mo yung attitude mo, ha? Bakit ganun? Walang sinasabi yung ibang tao. Ha 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 ha! Feeling K-pop tong mga to. Di bagay sa inyo, mga wala kayong originality. Ha 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 ha. Yung sabi niya, hindi sa pangbabash pero naman sana may sariling originality naman. Like sa style ng presentation, mukha kasi ginagaya nila mga Korean style. Dapat pag Pinoy, Pinoy style din. Ano ata eh, pag sumasayaw ata tayo. Gumaganon ata tayo eh. Hindi, so masasabi lang po namin dyan sa ganyan. Yun nga, spaghetti, Pinoy style. Hindi, pero parang nag-evolve naman po talaga ang fashion, nag-evolve ang music. Nandito na po tayo sa modern times, 2021 na po, ganun po talaga. Asian country po tayo, so naturally po, meron po tayong mga reference din galing din sa Asia. So, hindi po Korea ang ginagaya namin, sarili po style lang namin lahat, pati po pananamit, lahat po yan. Pati pagsulat ng kanta, hindi naman po siya naka-Korean. Kayo naman ang sisikat at magkakapera, kaya pakiba namin sa inyo kung gusto nyo sumikat. Kung wala kang paki sa amin, bakit ka nag-comment? yun lang, talo, wala ito. Lahat naman po ng tao sa buong mundo, meron po tayong tinatawag na sense of universality, kumbaga. Kumbaga, pag meron tayong bagay na nakikitang maganda, we take it and utilize it. Hindi naman po na sinasabi na pangungopia or direct talagang kinukuha yung sinasabi. Kumbaga, influence po tayo ng mga lahat ng bagay sa buong mundo. Eh, lahat naman, kuwari po, yung mga damit nyo, hindi naman po sa atin yan, di ba? Kumbaga, angkat din po yan sa ibang bansa, hindi naman po sa ating galing yan. Lahat po ng tao, lahat ng kultura, influence po yan ng buong mundo. So, wala po tayong masasabi na only Pinoy, Korean only, ganun. Pangit ng SB19, mukhang tatay. Grabe naman kayo sa mga tatay, grabe naman. Uy, lahat ng ano, walang pangit sa mundo, lalo na yung mga tatay natin. Tatay, oo nga. Tatay ka rin pala. Anak, liga na. Bata pa to, parang... Sama ka na kay daddy. Anak, masamang gawain yan, makinig ka kay daddy. Siyempre, mga ganun naman po. Binabasa namin, pero hindi naman po namin siya sinasapuso. I mean, labas din kagad. Hindi naman kami nag-hold ng grudge sa mga ganong klaseng comment. Kasi, ano eh, kasi parang wala lang rin naman eh. Kasi di ba parang aanhin namin yung negatibong salita nyo kung mas kilala naman namin yung sarili namin. Sino ang gusto mo? Ako! Si Justin, gusto ko magbasa na ito. Ayusin mo, Justin, ha? Lakasan mo, ha? Ako, bakit? Dapat yung malutong, ha? Sabihin mo! Basahin mo! Dapat yung kasinlatong ng Kropek!
sabihin mo dyan. Sabihin mo. Oh, sige, ako na. Okay, game. SB19. What? What? OMG. This is so big for the Philippines. Ah, iba. Good, ano pala? Akala ko eh. Mali yung ano, delivery. Akala ko galit. Dapat... Hindi pala. Nabigla pala siya. Hindi pala siya hate comment. Oh, hindi pala ano siya. Sa totoo lang, totoo yung sinasabi niya, this is so big for the Philippines. Kasi itong nomination na to sa Billboard Music Awards, hindi lang naman talaga para sa grupo namin, para sa mga fans namin, kundi para sa buong Pilipinas to eh. What if, di ba, makilala talaga yung bansa natin dahil sa talento natin, maging, yun nga yung mga dayuhan para mas maging curious sa kultura natin, mag-ano sila dito, baga makatulong tayo sa economy, kasi syempre, once na maging curious sila sa kultura natin, mas gugustuhin nilang, alam niyo yun, magpunta dito, i-explore lahat, kilalanin palalo tayo. Oh, hindi kami galit sa inyo. Please, continue mag-comment ng ganyan kasi natatawa talaga kami. Thank you po. Maraming salamat sa inyong negative comment. It makes us positive. Makes us positive.